na nga mga kapangag, katapos lang kumain ang aking gaben. So ngayon, ilagay ko muna sa kusina. Pinakain ko muna siya kapangag bago ako aalis. Para hindi na niya madistorbo yung daddy niya. Pakainin man din yung siya kapangag, pero mamaya patanghalian, lalakad siguro yun sila o magluto yung tatay niya. So mabain pa si Gavin ngayon, hindi na po siya kagaya dati na mag-iyak pag maalis ako. Nakakaintindi na po siya kapangag. Sinabi ko sa kanya, maghanap lang ng pera si mami. Ang gulo talaga ng background ko. So yun ang kapangag. Mag-ready na ako dahil aalis na po tayo para maghanap ng pera. Magdala po ako ng jacket para hindi po halata yung ating mga braso na parang mga truso. O diba? Mainit pa kapangag, so mamaya ako nasuotin ang jacket pagdating ko sa mall. So yun! Mag-request na tayo ng sasakyan dahil mag-grab lang ako ngayon kapangag kasi may delivery pa ako papunta doon sa isang lugar. Dahil may order, tapos bago ako pupunta doon sa city mismo kung saan ako laging nagtatambay. Dahil sobrang ano na po ako dito sa bahay, no? In whole week na sa bahay lang ako, palagi hatid sa school. Ganyan lang po yung routine natin bilang nanay dito sa Malaysia. At wala naman po ako ibang part-time sa ngayon, kundi magtitinda lang ng aking mga okay-okay at saka pag Sunday. Pag may order, nagbibinta din ako ng kakanin. So yun lang, at saka online, yung mga online na gold, ganyan. Pero bihira lang yung gold, guys. Ano kasi yun? Marami po kami dito mga agents. So, hindi po yun as in maraming malaking kita yung gold. Depende lang po yun. Kapag makabinta ka, swerte ka, ganun lang yun. So, ayan ang kapangag, no, ready na po ang aking paninda. So, mag-request na po tayo ng grab para makapunta na po tayo sa ating deliveran. Pagkatapos nito, yun na nga, sabi ko, diretso tayo sa mall kung saan ako laging nagbibinta. So, bihira na lang ako ngayon maghanap ng pera kapangag dahil nga hindi ako makakilos masyado as usual dahil nga sa anak ko. So, hindi naman pwedeng pabayaan mo yung mga anak mo dahil sa kagustuhan mo maghanap ka lang ng pera. E, syempre, nangangailangan pa rin ng atensyon yung anak ko kasi maliit pa yon. Hindi pa siya pwedeng iwanan. So, isulit ko na lang muna yung mga moment na uhaw na uhaw siya palagi sa aking atensyon. Sa aking pagmamahal, sa aking mga yakap, yun, isusulit ko yun. Kasi kapag lumalaki na yun, mag-teenager na yun, ako, mga kapangat, kahit paghalik na lang sa kanila, mahirapan na tayo, sakit sa puso yun, bilang magulang. So yun, kaya nga, di baling wala akong maraming pera, ang importante lang naman sa akin ngayon is, healthy, makakain kami more than 3 times a week, pag gustuhin, minsan naman ako, kumakain ako, 2 times a week lang ako kumakain, depende lang, kapag nagugutom, snack-snack lang. So, ganun. Makontento na lang tayo kung anong mayroon. Huwag na lang tayo masyadong greedy. Kasi pag masyado tayong greedy, guys, sa pera, ano, hindi din maganda yun. So, yun ang kapangag. So, dami ko nang sinasabing mga kapangag, no? So, bawal nyo ipapatuloy ang pagpapanood po ng ating vlog, mga kapangag. Huwag kalimutan i-subscribe, like, and share po ng ating video. Thank you so much. Sana po manunood at manunood pa kayo sa aking vlog. So, more exciting pa naman po sa iba nating journey ng ating buhay. So, kapangag gracious po dito sa Malaysia, Kuta Kinabalu, ay patuloy lang lumalaban sa hamon ng buhay, sa mga pagsubok, sa mga, yun, enjoy life lang tayo mga kapangag. So, that's it. See you later. Ako dito sa city kung saan ako natatambay. Wala pang tao, kaka-open lang ang mall kapangag. So, upo-upo na lang muna ako dito sa tabi. Habang hinihintay ko yung mga tao, makita o mga customer na magpapadala ng pera dito. Dito sa remittance ng PNL. So, nandito ako. Wala pa dito yung nagbabantay dito. Ako muna ang magbabantay. Habang nandito sa tabi yung aking paninda. Kasi, sirado pa nga yung karamihan ng mga shop. Sirado pa. So, hintay-hintay na lang tayo kasi mag-open po yung shop, yung mall. Pag-open po talaga is 9, tapos yung mga shop po, mag-open 10, 10:30, 11, gano'n. So, wait na lang muna tayo. So, ayan, nakapag-breakfast naman din ako kanina bago umalis ng bahay. Bago umalis ng bahay, nakapag-breakfast naman ako. So, mamaya ula lang ako kakain ulit, kaya pa may binta na. Sana maubos agad yung binta ko ngayon kapangat kasi kunti lang naman ito. Kunti lang yung mga sobra lang po sa order. Kunti lang din ang mag-order. So, tinagrap ko na lang din ang pagbibinta ngayong araw kasi nga hindi naman tayo araw-araw nakapagbinta.
pag may time lang po. So ayun, kahit pa paano, may kunting tubo, okay na yun. Tapos makaano tayo sa pamasahe, makapa-advertise pamasahe, at saka makapagbili ng ulam. So, okay na yun siya kapag sana maubos agad para maaga ako makauwi. Kasi pagdating ko ng bahay, ang dami ko pang gawain. Alam nyo na, yung mga housewife routine. So, ano po kayo dito eh? Ano ba yan? Wala po tayong katulong-katulong dito. Ano po sa atin dito? Kung atin lahat eh, atin lahat. Akin lahat dito, kapangal. So, minsan, pag napansin ako ng aking mister na pag ako, nai-stress ako sobra, tapos siya, mayroon naman siyang budget, ayan, magpa-ano yun siya, magpa-part-time, palinis ng bahay para matulungan ako yung general cleaning. Pero tanungin muna niya ako, pero pag sa isip ko naman kaya ko, napahinga na lang muna, so ako na lang ang gagawa. So ayun, nakakapagod man minsan, pero ganun talaga ang buhay kapag kailangan talaga natin lumaban. Eh. Hindi naman tayo pwedeng tatanga-tanga na lang habang buhay. Paano tayo makasurvive sa mga pagsubok? Minsan, aminado naman ako na talagang napakahirap. So, hi, darling! Morning! Ayan o. May stop kasi gagawin ito pa ngayon. So, wala pa kasi si ate. So, ayan mga kapangal. So, hindi ganun kadali ang buhay. Pag sa Pilipinas, siguro yung sitwasyon namin dito. Ako, may mga helper na, may mga ganun. Kasi sa atin, mura lang magpatahog ng helper. Pero sa tingin ko naman, kapangal, kaya ko naman. Kasi sanay naman ako sa mga trabaho. Sanay na po ako sa mga trabaho ng bahay. Ayan, so, kaya lang, laban lang. Laban lang tayo. Ganun na talaga. So, i-enjoy na lang natin yung mga buhay-buhay natin. Eh, lagi ako nang homesick, pero since nawala yung mama ko, kapangal, parang minus na yung pagka-homesick ko. Since nawala na akong mga magulang talaga, uli lang na kami yung kapatid. Siyempre, mamimiss ko pa rin yung probinsya namin. Mamimiss ko yung culture natin sa Pilipinas. Mamimiss ko lahat doon sa atin. Kasi siyempre doon naman ako nang galing. Lalo na yung sitwasyon dito sa Malaysia na sa ibang bansa na kahit maraming mga Pilipino dito, hindi pa rin yung enough para yung nararamdaman mo na homesick. Kasi may mga kaibigan ka nga, mga busy naman sa buhay-buhay. So, hindi rin natin alam kung ano yung mga pinagdaanan nila. So, yan. Pasalamat na lang din ako dahil mayroon akong kaibigan dito na anytime, pag mayroon akong pag gusto ko siya makasama, ayan, magbigay talaga siya ng oras. Kaya yun, so thankful. So, ayan, nag-open na po yung ibang mga shop dito kapag ha. Daldalan muna tayo. Habang wala pa akong customer, ayan po yung trolley ko o nilagyan ko ng mga paninda. So kahit konti lang, 50 ringgit yung ano mo, 40 ringgit, pwede na yon, malaking tulong na yon. Makabili na tayo ng ulam noon. So yun, laban mo talaga. Kagaya ngayon kapag, I'm sure, ano talaga, parang nalulungkot ako ba kasi napaka-boring dito talaga, grabe. So yung araw-araw nasa bahay ka lang, ayan, hindi ko makikilos kasi nga, may ano ka pang maliit. Pero okay lang, laban na. Kaya thankful na lang din ako, kaya minsan magyaw-yaw ako dito sa YouTube. Sa vlog, magyaw-yaw ako para may palabas ko yung mga ano ko ba, yung mga saluubin ko. Kasi busy naman yung asawa ko. Iba talaga yung pag-asawa ka ng mga ibang lahi. So may mga ano, imperfection talaga yung hindi kayo magkasundo, ganun. So yung mister ko naman kasi busy sa trabaho yun. Kaya ako wala, bahay lang, alaga ng mga anak. Ganun lang. Mula noon hanggang ngayon, ganun lang. Kaya ako, maghanap talaga ako ng way na may enjoy ako ang sarili ko. Na hindi ako mabubuang kapangal. Kasi pag mabubuang ako kapangal, yakay kayo sila kapangal. Uy, hindi na ako ganun kaano. Kanay na ako sa problema. Pero, salamat na lang din ako kapangal. Uy, na may mga araw talaga kapangal na I'm so blessed. Ganun. So, minsan na-stress ako. Iniisip ko na lang yung mga magagandang nangyari sa buhay ko kapangal. Kasi kung tutuusin, hindi naman talaga pera talaga ang mabiruan na magpapasaya sa'yo eh. Ano yun, pantay yun, may pera ka kaunti. Depende yun kung makuntinto ka. Kasi pag hindi ka nakuntinto, kahit may pera ka na, sabihin mo pa rin na kulang, ganun, hanggang naging greedy ka, di ba? So ayun, so ako naman kasi kapangag, makuntinto na ako, basta wala lang akong iniisip na babayaran, wala akong utang, nakakain ako sa 3 beses sa isang araw, wala akong inaapakang tao, tapos yung
peaceful ang buhay ko, ganun, parang healthy ang buong pamilya ko. Pero sa ngayon kasi kapangag, iba kasi breadwinner kasi ako kapangag. So, sa mga breadwinner dyan, maintindihan nyo naman siguro yung pakiramdam na nasanay ka na pag may problema sa mga kapamilya mo, yung nandiyan ka ba? Yung, ako kasi yung tipong klaseng tao na di bali nang walang matitira sa akin basta makatulong ako. Ay, te, long hair ah. Long time no see. Ah, grabe siya. Ate, mag-hi ka muna sa vlog. Hi, ay. Mag-hi ka, hi. Hi. Mura kang Indonesian tanaw, te. Ano kaya ng Indonesian? Ah, grabe, di ka malimot ano yung hairband. That's from me. Shout out sa hairband. So, ayun na yung kapangag Pilipinas, si ante. Sinas, ha? Sinas, wala po siya. Makalit. Ha? Makalit. Iba, ibabigay ko nabi. Ano yung bayad siya, no? Ang pangang. Sa galatalo. Ha? Galatalo. Aliyo mo na siya. Oh, yan, dire na. Ilan eh? 28. Dire na pagkabukas. 28. Okay. Dire na pagkabukas. Dire na pagkabukas. Mga higin na babay. Bye. Bye. Dagana ko ni Magdala. Uy! Manipyo. Asa ka nagtrabaho ron? Nangita ko. Ay, lus-lus. Dagana sa. Ayan, may pira. Iniwan niya. Ibigay ko daw kay Auntie Rose yung nagbabantay. Ay! Yung nagbabantay dito, kapangat. Wala pa kasi si Auntie kapangat. Uy. Ayan. Wala, wala, boring. Wala pa si Auntie. Anong oras na ngayon? So yun, wala tayo sa topic natin kapangal. So yun na nga. Basta yun, ganun ako eh. Ganun ako. Yung parang wala, kahit wala nang natitira sa sarili ko kapangal, ibibigay ko lahat sa mga kapatid ko, sa mga... Priority ko kasi yung pamilya ko mula nung bata pa ako, nagtrabaho na ako, kita ako ng pera kahit kunti-kunti. Binibigay ko sa magulang ko, sa mama ko, kasi mahirap lang kami. Tapos yung may mga kapatid ako na humingi ng tulong, minsan lalo nyo, ang bigat sa loob ko na... Wala akong pera na ito yung maibigay. Kasi nasanay ako na, binibigyan ako, nasanay ako na, pag maghingi sila, nandyan ba? So, hindi naman kasi sa lahat ng panahon na mayroong tayo. Hi, good morning! Kirim duet! So, ayan, kapangag. So, hanggang dito na lang muna yung yawyawa natin, mga kapangag. No? Laban lang tayo sa buhay, kapangag, kasi ganito talaga. Pag susuko ka, talo ka. Kaya kailangan, lumalaban talaga tayo sa mga hamon ng buhay. Kasi hindi na tayo pwedeng titira lang sa mundong ito na walang ginagawa. Mayroon, nandiyan na yun talaga yung mga challenge sa buhay para masubukan yung lakas mo, lakas ng loob, ayun, para lumalaban. Kasi hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng problema kapag hindi mo kaya at hindi mo kakayanin. Kaya I'm so thankful kasi lagi ako binigyan ng pagsubok ng Panginoon, pamilya ko, pero okay lang yan. Kahit pa paano, nalalagpasan ko naman. So yun sa kapatid ko, lagi pa rin ako nagpa-pray na sana maka-recover na yung kapatid ko talaga 100%. So sa ngayon, nagpapagaling pa yung kapatid ko sa bahay. So yun, ang hirap talaga. Pag walang kita, pero pag iisipin mo talaga na puro pera, may i-stress ka, kasakit ka, naku, wala pa rin. Yung mga bagay-bagay sa mundo, ano lang yun? Decoration lang yun ang buhay, kapangan, para makasurvive tayo. So yun na yan kapangag, no? So thank you so much for watching sa ating ngayawan ngayong araw. And bye-bye na po sa inyo. Huwag kalimutan po i-subscribe si Kapangag Gracious Tong Vlog sa Malaysia. Bye-bye.